Anak ko, parang nalalanta ang dahon ng kwan ng halaman ng mahal na Reyna. Oh, yan ho'y talong. Ah, kulay violet, kulay ube. Nakakatuwa ho ito. Oh. Meron ng bulaklak itong mansanas itong sa kapitbahay namin. Na. Ito'y mansanas eh. Oh. Kuha na siya, natubo na. Ano? Yan. Ay, ganda ng weather. Oh. Magayka mo na! Wow! Yon, eh, nagbabalik na naman ulit tayo. Ano? Kung saan ho kayo naroroon ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Ano? Ay siya, ikamusta ho kayo? Sana ho kayo ayos lang diyan. Ano? Masayang araw ho ng Martes sa inyong lahat. Kung saan mang solo kayo ng mundo naroroon. Ano ho? Ay ito na ho ang sinasabi ko na susunod na kabanata. Ano? At meron ho kaming appointment ngayon ng mahal na Reyna. Atin lang ho siyang hinihintay at nag-aayos pa ho ng kanyang sarili. Ano? Tawag ho doon ay nito hong mga nakaraang araw ang katunayan ho ay talagang medyo hilaw ho ang aming tulog ano at may mga pinag-iisipan ho kami na kailangan talaga ay hindi lagi kailangan na hindi tayo padalos-dalos sa ating mga desisyon ano ay kaso ay nakapag-desisyon na ho kami ng mahal na Reyna ano ho at alam naman natin na ang buhay ng tao ay kung lang ano. Minsan may natatalo, minsan may nananalo, ano ho? Bali, ang tatapating ko na ho kayo, ay pinaplano ho namin na magnegosyo kami ng mahal na Reyna, ano ho? Ay ngayon, ay may kausap ho kaming tao. Bali, ayun nga ho, appointment namin ay 3 PM ngayong araw ng Martes. Ay hinihintay na ho kami. Ay ipagpatuloy ho natin ang ating huntahan mamaya. At para makapag-share ho ako ng mga kapirasong detalye. Ito ho, kasama na ho natin ang mahal na Reyna. Mukhang ayos na ayos ka. Mukhang may dala ka pang notebook ah. Eh, mamaya ho natin na paghuntahan itong aming pakay ngayong araw na ito. At sabi ko sa kanila, eh, ilang araw tayong hilaw ang tulog. At syempre, parang amoy isda ka, amoy tulingan. Grabe ka naman. Ay, amoy ko eh. Naman! Oo nga. Baka sabihin nung kausap natin, amoy tulingan ka. Magtuwang ka, sanitizer na dyan. Grabe ka naman. Amay tulingan niya. Amay tulingan. Oo nga, amay tulingan. Ibang-ibang ko eh. Ay, siya ho'y nagluluto ng sinaing. Sinaing na tulingan. Ay, tawag doon, eh, kami ho ay talagang may importante na pupuntahan ho. At sabi ko sa kanila, mahal na Reyna, asawa ko, Ikwan. May matatalo, may mananalo, ano? Gayan lang ang talaga ang buhay, ano? Eh, sana ho, eh, doon kami sa mananalo, ano? Ay siya, ay tayo lalarga na at maghuntahan ho tayo mamaya. Eh, ito ho, bali, on the way na ho tayo. Kung napapansin nyo ho, napakaganda ho ng ating paligid ngayon. Maganda ho ang sikat ng araw. Kulay berde na ang kapaligiran. Kuha na ngayon, positive 19, mahal na Reyna. Malapit na ho tayo, 2 minutes na lang at nado na tayo sa ating lakad. Bahala na ang nasa itaas sa ating mga plano. In 700 meters, turn left. 700 meters na lang, ganda ng weather oh. Naka-red eh. Ah, 4-way stop now. So, kung sino mauna. Pag 4-way stop. So, siya ang nauna. Siya muna. Tapos tayo. Yan. Nakakalito din pag minsan eh. Napakaganda ho ng weather. Ay, maraming salamat ho nga pala sa mga nag-subscribe. Ano? Napapansin ko ho sa aking channel ay nadami ho ang subscriber. Ano? Kahit ho mabagal, at least kahit papaano, eh nagkakaroon ho na nadadagdagan.
Yun ho ay kuan, na-appreciate namin ano ha. Umuusad 'yan. Maraming salamat ho uli. Turn left. So pa kaliwa na tayo din eh. Okay, so andito na tayo. Andito na ho tayo. Ipagpatuloy ho natin ang ating puntahan ho mamaya. At good luck ho sa amin. Ano? Maraming salamat ha. Salamat ka naman. Thank you po sa mga nag-subscribe. Yeah. Bale, andito na kami sa office na mahal na Reyna. Hinihintay na lang namin yung taong kakausap sa amin. Ano? At gaya nga ng sabi ko kanina, itong papasukin namin, palakasan laan ng loob at sana swertihin sa ganito kasi na kaunting negosyo. Kwan ho, may mananalo, may matatalo. Pero sana kami ay manalo, no? Ayan. Maraming salamat ho. Tapos na ho ang aming appointment, ano? Tapos na ho ang aming huntahan doon sa loob. Ano sa tingin mo, mahal na rin ha? Malinaw ba? Loud and clear? Ha? Parang natulala ka. tatapatin ko na ho kayo. Ganito ho 'yon. Nagpaplano ho kaming mag-asawa na mag-franchise ho ng cleaning. Ano ho? Yan. Sa madaling salita ho, maglalabas ho kami ng pera. Yan. Dahil kwan ho, talagang pinag-isipan ho namin. Gaya ng sabi ko ho kanina, bago ho kami umalis sa bahay, mga ilang araw na ho kaming medyo hilaw ang tulog. Ano? At gusto ho din namin na magkaroon ho ng maliit na negosyo, ano, ayan. Siyempre, dito naman ho sa pagpa-franchise, may mga laging pros and cons, ano, may mga positive at negative, ano. Pero kailangan ho nating kuan, kailangan ho nating maging matatag, ano ho, at laging think positive, ano ho. Lingid naman ho sa inyong kalaman, ay kami po ay nagki-cleaning mag-asawa, ano ho. Tapos po, yung aming pinagki-cleaningan, napakabait ho sa amin, yung aming kuya-kuya na tinatawag, ano ho. Ang sabi niya sa amin nung nag-i-start kami mag-cleaning, bakit hindi nyo i-try na mag-franchise? Nandito na ako sa business na to for 7 years, no? 7 years na daw siya. So, sinasabi niya na okay naman, ano? Yun nga lang po, ang problema lang ho natin, syempre, maglalabas ho kami ng pera na dapat inakalaan na pang-down namin sa bahay o kaya pambakasyon sa Pilipinas kung sinasakali. Kung sakasakali, ano ho, ngayon ho, may paggagamitan na naman ho. Ito ho para ho sa future ng anak namin, ano ho, at kasi napakasimpleng trabaho lang naman ho ng aming gagawin eh. Kasi ito'y nararanasan na namin. Kahit nasa probinsya pa kami na pinanggalingan namin, ito'y ginagawa na namin. Tapos dito sa Edmonton, nung dumating kami, nag-cleaning pa rin kami. Bakit hindi kaya mag-step up kami mag-asawa? Kami naman yung tawag doon, hindi naman masasabi nating boss. Tayo naman yung halimbawa tayo na may... Tayo ang magiging driver naman ngayon. Yan. Anong magiging driver naman? Driver ng ating ano, ng ating negosyo. Yan, diba? Oo. Dahil mga halimbawa, mga after ilang taon, pwede na po kaming makapag-herd ng tao kung sakasakali, ano. Pero syempre, yan ho'y titingnan ho natin, ano. Sa totoo lang ho, tinanggap na ho namin yung offer. Bale, pagbalik ho namin dito is mag-a-undergo pa ho kami ng training. Parang magti-training pa tayo ng every weekend. Yeah. No? For Saturdays, ano? Hindi ko lang po ma-share yung mga buong detalye at yung mga napag-usapan po namin confidential, ano ho. At hindi ko pwedeng ilabas po yun, ano. Regarding po sa payment ay hindi ko po pwedeng sabihin, ano. Pasensya na po, ano. Tsaka matagal na rin naman nating pangarap na tayo yung mag-own ng sarili nating business. Kasi lagi na lang yung business natin nasa Pilipinas, di ba? Okay, oo. Dapat yung hands-on naman tayo. Oo, yan, ganun po. Tapos nakakataba naman ho ng puso, mas lalo akong ginanahan, ano? Dahil nabanggit po nitong president, nitong company na to,
pwede tayong makapag-hide ng tao galing Pilipinas. Sa madaling salita, pwede mong makuha ang kapatid mo, pwede kong makuha ang kapatid ko. That's after a year pa. Yan. So, i-build muna tayo. Alam mo, para sa akin, kung maglalabas tayo ng pera na malaki, kung makukuha naman natin after 2 years or after ilang year ang kapatid mo o kapatid ko, eh yung pinakawala nating pera, ibabayad sa kanila, eh parang masusuklian din, di ba? Ano? Eh yun lang po, eh kami po'y masayang masaya at babalik po uli kami dito for another appointment, ano? Bali tinanggap na ho namin at tinanggap din naman kami. So marami po ring tanong, nag-apply po kami sa online. Kung ano pong company ng pinaglilinisan namin ngayon, eh yun po ding yung company ang aming pinag-applyan po ng franchisee. Tama, ano? Yan, eh, sana po kung may gabayan sa itaas at excited na ho kami sa panibagong yugto. Yan, ito ho yung susunod na kabanata. Ano? Ikaw excited ka na ba? Yeah. Yan. Yun lang po. Inuulit ko ho, maraming salamat ho sa pagsubaybay. Ano? At i-share ko ho sa inyo ang mga susunod na mangyayari dito sa aming tatahakin. Ano ho? I think positive lang ho at para ho sa kay Utoy, para sa magandang future niya, ano, dahil ito'y ginagawa namin hindi ho para sa amin, ito'y para sa susunod na henerasyon, ano, yan, para sa anak namin. Ay siya uwi na ga tayo? Ay si Utoy pupunta daw sa bahay ng classmate niya. Bahay ng classmate, okay, sige, uuwi naman agad siya, di ba? Yeah, okay siya, ay maraming salamat ho. Uwi na ho tayo ng bahay. Eh, nagtagal ho tayo sa parking lot at may nakita ho tayong ating kababayan. Nakakita tayo ng kababayan natin, eh, franchisee din. Bali, may hawak na siya na 5 building, ano? Pero maganda naman yung mga payo niya sa akin, makatotohanan, ano? Sa unang taon daw, sa first year, wag daw munang maghangad ng malaking kita, yan. Ganun naman talaga, syempre, di ba? Hindi naman agad ora mismo babalik yung tinatawag na ROI, yung return of investment, ano yan. Ano pangalan ni Kuya? Michael. Salamat Kuya Michael, no. Yan. At napakaganda ng payo mo. Ganda ng weather, oh. Ay, thank you Lord. Kaya na po ang bahala. Dapat ay laging think positive. At tayo kami mag-asawa ho ay kuan, eh maedad na rin, natanda na rin, eh kailangan ho natin ng ano ba yun, na stable na ba o ano? Hindi naman, hindi natin masasabing stable. Ako ayaw ho ng minsan kasi may mga taong ayaw mangamuhan, ano yun? Maayaw na may amo, parang ganon. Hindi, ito yung parang dagdag din sa income natin, di ba? Yan. Kasi nagki-cleaning rin naman tayo kung pwede naman pala tayong tayo. Yun, yun ang sinasabi ko. Ano, nagki-cleaning din naman tayo, bakit hindi nating i-try tayo magpa-franchise, di ba? Kasi doon mahal na kwan na naantig ang puso ko eh, na pwede mong makuha, di ba? Pwede nating makuha ang kapatid mo. Pwede nating makuha ang kapatid ko, di ba? Pwede na tayong kumuha, di ba? Syempre, pero matagal pa 'yun. May mga due process pa 'yun, di ba? Matagal pa 'yun. Eh yun po, eh salamat, ano? Salamat ho sa itaas sa lakas ng loob. Hindi ho kami nakatulog kagabi eh. Dahil alam namin na may appointment kami ngayon eh. Malinaw naman ang explanation sa atin, ano? 'Di ba? Kasi puro numero, mahina ho kasi ako sa mathematics eh. Eh di sabi ko kay Mahal na Reyna i-explain sa akin ang ayos, ano? At para kuan mas maganda at mas maunawaan ko. Tama nga yung sinabi mo, naglilinis na tayo, bakit hindi itry natin na mag-franchise? Ay ito na ho, inhong aming pandown sa bahay na dapat ikukuha kung sakali, ay dito na ho natin gagamitin. At sana ho talaga iswertihin tayo, unho. Patubuin muna natin. Yan, ay mo nga hawakan ng bag mo eh. Yon, andito na ho kami sa bahay, ano? At talagang palakasan ho lang talaga ng loob, ano?
At yun, nakapag-desisyon na naman. Susugal tayo. Yun, susugal talaga, ano. Eh, yun nga. Talagang pasensya na ako kung paulit-ulit ako, no? Doon ako na excited talaga eh, makukuha yung kapatid mo, yung kapatid ko, no? Kung naisipin yun, hindi mo na natin... Kasi yung pong... Di ba ho yung nagki-cleaning kami ngayon? Ang may pinaka-bossing kami, no? Kung tawagin namin si Kuya, ano ho, yun ang pinaka-bossing namin na nag-franchise ho din. Yun hong... Yung kapatid niya, yung bayaw niya nakuha, di ba? Ganun matagal pa yun. Oo, syempre. May mga due process pa yun. Tsaka marami pang changes. Eh, pero syempre, maganda na yung advance mag-isip na ikaw excited, yung may plano ka, di ba? Ang plano natin ngayon is palaguin mo na yung kung ano yung... Okay, sige. Eh, syempre excited ho tayo. Eh, siya, eh... Maraming salamat ho. At, panho lang ito, positive or negative lang ang mangyayari talaga dito. Ay siya, ay hindi ho matatapos ang araw na ito na hindi po kami nagpapaalam sa inyo. Ano ho? Ay maraming salamat ho sa patuloy na pagsubaybay sa Limweco Farm in Canada. Hanggang sa muli ho, God bless everyone. Paalam mo na. Bye-bye, maraming salamat ho. Ito ho yung tulingan na niluto ng mahal na Reyna. Oh, nagkukulay lupa ng patis, ano? Oh, ilang piraso mong isda, Are? Anim, oh. Eh siya, kain ho tayo ng hapunan. Oh. Nagawa po si mami ng kwan ng puto. Ano ba ito? Puto yema? Puto cake, yung parang may kwan, may condensed milk sa ilalim. Tsaka, ano ga? Ah, tapos merong pulang itlog na maalat sa ibabaw. Yan. Yema puto cake. Daming haba ng pangalan na.